Kamusta mga ka-Woody? Sa video na ito, ipapakita ko naman sa inyo kung paano maglagay o magdikit ng edge banding. Bakit nga ba tayo naglalagay ng edge banding o anong purpose nito? Ang una mga ka-Woody ay para maging maganda. Para maitago natin yung mga edges ng plywood. At ang pangalawa ay protection para maprotektahan ang laminate na idinikit natin. Kung madali o mauntog ay hindi ito agad matutuklap. So ayun guys yung kahalagahan ng edge banding. Mga ka-Woody, sa pagpahid ng rugby o contact cement may iba't ibang diskarte. Mayroong gumagamit ng bote na may butas sa kanila pinapahid na paikot. May gumagamit ng paleta o yung spatula. Pero ang ipapakita ko sa inyo ay ang pagpahid ng paikot gamit ang daliri o mano-mano. Ang pangit nga lang sa mano-mano ay masakit sa daliri. Ang kagandahan naman ay kontrolado mo ang dami at kapal ng rugby. Pero kapag marami ang gagawin ay hindi ko na minamano. Gumagawa na ako ng jig. So minsan ipapakita ko sa inyo mga ka-Woody kung paano gumawa ng jig. Matapos nating malagyan ang edges ng plywood ay sumukat naman tayo ng edge banding. Pero lagyan natin ng konting pasobra sa bawat corner o edges na lalagyan natin. Mga ka-Woody, ang edge banding ay may iba't ibang kapal, lapad at iba't iba ring mga kulay. Pero sa project na to, ang gamit natin ay 1mm at ang lapad ay 22mm. So guys, saan ba ginagamit yung mas makapal na edge banding? Guys, ito ay ginagamit kalimitan sa mga kalimitan na abuse or yung madalas mabangga, madalas tamaan tulad ng mga gilid ng lamesa. So doon ina-apply yung mas makapal na edge banding. So kung mapansin nyo mga ka-Woody, meron akong isang plywood na may laminate na ginagamit kong pahiran para kung matapos ako ay madali kong mainis. Yung pag-apply ko ng rugby doon sa edge banding is halos kaparehas lang nung sa pagdidikit ko sa edge ng plywood. Parotational lang din yung ginagawa kong pagpahid para mas dumikit lalo yung rugby doon sa surface ng edge banding. Mga ka-Woody, advice ko lang na huwag nyong tipirin sa pagpahid ng rugby para maging matibay at lapat ang ating edge banding pag idinikit na natin sa edge ng plywood. Mga ka-Woody, sa pagdidikit kasi ng edge banding ay maraming diskarte o maraming paraan. Depende na lang kung ano ang gusto nyong pamamaraan o kung saan kayo nadadalian. Ang ginagawa kong diskarte dito mga ka-Woody ay ipinapantay ko na yung isang edge ng edge banding dun sa surface para yung kabilang edge
inch na lang ang aking tinitrim. Sa paglalapat ng edge banding ay may iba't iba ring pamamaraan. May nagamit ng basahan, may nagamit ng rubber mallet. Ito guys ay ginawa ko lang tong roller na to. DIY para makatipid mga guys. Sa pagkat ng edge pwede kayong gumamit ng gunting. Pero mapapakita ko sa inyo mga guys is yung sa blade ng cutter knife. Sa pagkat ng edge banding sa dulong bahagi ay ipantay nyo lang yung blade sa surface nung formica at saka nyo i-slice. Para naman sa dugtungan ng edge banding, siguraduhin natin naka 90 degree yung cut natin doon sa dulo ng edge banding. So same process lang, ipinapantay ko na yung isang side ng edge banding dun sa kabilang surface para yung kabilang side na lang ang ititrim natin. So sabi ko nga guys, maraming diskarte ng pagkakabit kasi yung iba nga inuuna nila tong maliit na edges na to, kumbaga nakakat na yung haba. So mga kabuti, diskarte na lang as habang tumatagal, napapractice nyo kung ano yung mas madali para sa inyo. So para sa akin ito yung mas maganda at mas madali para sa akin. Kaya ganito yung ginagamit yung diskarte ay napansin ko na mas maganda yung dugtungan niya. Pero syempre mga kawudi, maliban sa skill ay depende pa rin sa tools na gagamitin nyo. Syempre kung matalas yung blade, eh syempre mas maganda or mas malinis ang cut na gagawin nyo. Matapos na idikit ay i-press nating mabuti para hindi matuklap at talagang maging dikit na dikit yung ating edge banding. So guys, yung sa bandang edge, so tulad na nasabi ko kanina, pwede kayong gumamit ng gunting or meron talaga kayong pang-cut ng tools is mas maganda. So ito yung pinapakita ko lang na isang way na pagka-cut kung wala kayong o lalo na tag-uumpisa kayo sa paglalaminate ng plywood. Sa pagtitrim ng edges, lagi nyo lang ipantay yung blade dun sa surface ng formica. Tulad nito mga guys, pinapatong ko muna yung blade dun sa surface and then tsaka ko siya ini-slice. Medyo nakaanggulo ng konti yung blade. Hindi siya naka-perpendicular. Medyo diagonal ng konti yung blade. Ganito mga guys, panoorin nyo. Matapos kong maikat ay pinapasadahan ko siya ng isang kayas ng blade para mawala yung matalas na parte na pinagkatan natin sa edge banding. So pag bagong cut kasi yun mga guys, medyo matalas-talas ng konti. Pwede rin kayong gumamit ng liha pero huwag nyo masyadong gagasgasin, baka kasi mamuti o pumangit tingnan. So dahan-dahan lang ang paglilihi. Konting liha lang sa bandang edges. At kung meron pa kayong nasasalat o nakakapang mga sobra sa edges ay pwede nyo pambalikan o itrim nyo pa ng konti
para mas pumantay. So sana mga kabudi, meron kayong napulot na technique o idea o kahit konting diskarte para mapaganda nyo lalo yung ginagawa nyo sa larangan ng pag-edge banding. Kabudi, bago matapos ang video na to ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin ko pang video. Marami pang salamat. Thanks for watching, guys.